Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carilli, and also the ministry's events. This God's greatest anti-move through social media. Watch tonight's program and be blessed beyond measure, entitled, Bakit kinakailang mawasak po ang gawa ni Satan? Bakit doon po nakasentro ang pagdating ng Panginoon? The destruction ng gawa ni Satan. Bakit po hindi sa ibang bagay? Gaano po kahalagang ma-destroy ang gawa ni Satan? Ngayon po yung pinagtuunan ng Panginoon ang pansin sa kanya pong pagbaba. Iniwan po ang langit. Kinuha po ang kalikasan natin. Nahayag sa mundong ito. Punong-puno ng kapuspusan ng Diyos na ang layunin is to destroy the works of the devil. Ano po ang dahilan? Ito po ang dahilan. Dahil pag ang gawa po ni Satan ay nasira, ang lahat po ng kanyang binilanggo ay lalayo. So, are you weary and troubled? Na light in the darkness, the sea. There's a light for a look at the Savior. Life more abundant and free. Philippines, are you weary and troubled? The light in the darkness to see. There's a light for a look at the Savior. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will go strange. Lead them in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all we
is dying. His perfect salvation to tell. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the days of birth will go straight. To reach out and touch him and say that we love him. Open my ears, Lord, and help us to listen and say that we love him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Out
sin. And say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Like the
hear the sound of glory, Lord. We hear the sound of victory. We hear the sound of your coming. We hear the sound of your kingdom. We hear the sound of our ascension. Sabihin po natin itong lahat, mga iniibig, hindi nakagaya ng dati ang buhay ko. Tinakda ng Ama ang tagumpay ko habang panahon. Dahil kung ano, ang Panginoong Jesucristo ay ganun ako. Kung ano meron siya, ay meron ako. At ang ginawa niya, ay gagawin ko. At ito'y ngayon na. Wala akong pupuntahan, kundi magliwanag sa kaluwalhatian ng Diyos, kagaya ng Panginoong Jesucristo. Kaya bago siya bumaba, ako'y kagaya niya. At kung tayo po'y naniniwala, ipalakpakan natin ang Diyos ng malakas. Sumigaw po tayo ng malakas. And all God's people say, Amen. God bless you all. Be seated, please. At samahan po natin ang lingkod ng Diyos in the book of 1 John chapter 3, verse 6 up to 8. Kaya kayo po may karamdaman sa TV screen, sa radio set, ngayon po yung nakatunghay sa atin, sa internet, sa pamagitan ng Facebook Live, sa YouTube, huwag nyo na pong intayin manalangin ang lingkod ng Diyos para kayo gumaling. I-claim nyo na po na habang ako po yung nagsasalita, pinagagaling po kayo ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ko po, i-claim nyo na po na habang ako'y nagsasalita, yung inyo po mga sakit ay pinagagaling na po ng Panginoon. Kala po kayong gagawin kundi magpasalamat na po sa Kanya sa inyong kagalingan. Kaya lahat po na may sakit at karamdaman sa lugar na ito at sa mga bayan, bansang binanggit ko, taas po natin yung ating dalawang kamay at sabihin natin ito, Panginoong Jesus, salamat po
na yung lahat ng karamdaman ko ay pinagaling mo na ngayon. Kaya ako'y uwi mamaya, pinagpala, puno ng Diyos, magaling, wala nang sakit at karamdaman, dahil sa mga sugat mo, lahat ng sakit ko ay magaling na. Kung kayo po'y naniniwalang magaling na po kayo, ipalakpakan po natin ng Diyos. Praise God. So, ang sabi po ng Persian 3, 6 hanggang 8 ay ganito. O simulan po natin ng verse 4. Persian 3, 4 up to 8. Whoever commits sin also commits lawlessness. And sin is lawlessness. It means it breaks the law. And you know that He, at yun po ang ating Panginoong Jesucristo, was manifested to take away our sins. And in Him, our Lord Jesus Christ, there is no sin. Whoever abides in Him does not sin. Whoever sins has neither seen Him nor known Him. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as He, our Lord Jesus Christ, is righteous. Verse 8, He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Alam nyo, isa lamang po ang salot na nagdala po ng problema sa buong mundo, at yun po si Satanas. Siya po talaga yung salot sa mundong ito. Mula po siya sa langit, siya po'y anointed. Cherubim, perfect in beauty, full of wisdom, loved by God, at pinangungunahan po ang napakaraming anghel sa pagsamba sa Diyos. Kaya lang, naging problema po ng salot na si Satanas, eh naging hambog, naging palalo. Gusto niya pong kunin po ang posisyon ng Diyos, at ang Diyos po'y nagalit, at siya po ay kinas out mula po sa langit. Kaya nung gawin po ng Diyos si Adam at si Eve sa kanyang anyo at wangis, eh nagplano na po kaagad si Satan ng distraction po ng tao. Tinuruan niya po si Adam at si Eve na magkasala at sumuway sa Diyos kagaya ng kanya pong ginawa. At nagkasala po si Adam at saka si Eve. At yung pong salot na mula po sa salot na si Satan ay naghari po sa buong mundo. Dumating po ang sin. Napuno po ang mga tao po ng sinful nature. At yun po ang riso kung bakit siya ay walang tigil na nagkakasala na nagkakasala na nagkakasala. Nagmula lang siya po'y maisilang, siya po'y nagsimula na po'y magkasala na magkasala na magkasala. Nabuhay na po ang tao sa kasalanan. At dahil meron pong kasalanan, ano pong nangyari? Automatic, pumasok po ang mga sakit, ang mga karamdaman. At ano po ang sumunod? Dahil pumasok na po ang mga sakit at mga karamdaman, kamatayan. Pumasok na po rito po ang mga bagyo, ang mga putok ng bulkan, ang mga lindol, ang mga tornado, ang mga hurricane, ang mga tidal wave. Ang kagandahan po ng paraiso ng mundo ay nasira ng kasalanan. Dumating na po sa tao ang kalungkutan, ang habag sa sarili, ang hindi pagpapatawad, ang immoralidad. Dumating na po sa tao pong kapalaluan, gagaya po ng Diablo, naging Diyos siya ng kanyang sarili. Wala na po siyang sinusunod na batas. Dumating na po sa tao po ang kalaswaan. Bagat siya po'y edukado at meron po siyang common sense, pero siya po'y nabubuhay na kagaya ng mangmang, na wala na pong pinapagpitagan. Alam ang batas, pero sinisira, binabali. Dumating na po sa tao ang kabiguan. Dumating na po ang kaguluhan sa bawat pamilya. Marami po'y naging adik po sa drugs, sa alak, sa sigarilyo, sa sugal, sa gawa ng laman. Ang iba po na isinilang na lalaki ay gusto pong maging mga babae, at ang mga babae na isinilang na babae ay gusto pong maging mga lalaki. Pumasok na po ang patong-patong na salot sa buong mundo. Lahat po ng ito ay gawa po ng Diablo. At ang makita po ng Diyos na ang buong mundo po ay patungo ng impyerno, dahil wala po talagang patutungan ng sinamang nasa kasalanan kundi impyerno,
Ang katapat po ng anumang kasalanan ay impyerno. At dahil mahal po ng Diyos ang tao, ginawa niya po ang tao para magharit, mamuno, maging kabiyak ng Panginoong Jesucristo, maghari kasama niya sa kanyang kaharian habang panahon at wag pumunta ng impyerno, nagpa siya po ang Diyos na isugo ang kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Jesucristo. At maliwanag po ang mission po ng Panginoong Jesucristo. Napakalinaw. Siya po'y dumating sa mundong ito, naghayag ng kanyang sarili to destroy the works of the devil. Yan po ang sabi ng 1 John 3:8, for this purpose or reason or revelation, the Son of God, Jesus Christ, was manifested that He might destroy the works of the devil. Tingnan niyo po ang lingkod ng Diyos. Bakit kinakailang mawasak po ang gawa ni Satan? Bakit doon po nakasentro ang pagdating ng Panginoon sa destruction ng gawa ni Satan? Bakit po hindi sa ibang bagay? Gaano po kahalagang ma-destroy ang gawa ni Satan? Ngayon po yung pinagtuunan ng Panginoon ng pansin sa kanya pong pagbaba. Iniwan po ang langit. Kinuha po ang kalikasan natin. Nahayag sa mundong ito. Punong-puno ng kapuspusan ng Diyos na ang layunin is to destroy the works of the devil. Ano po ang dahilan? Ito po ang dahilan. Dahil pag ang gawa po ni Satan ay nasira, ang lahat po ng kanyang binilanggo ay lalaya. Tingnan niyo po akong maigi. Kung ito po'y kulungan, bilangguan, marami pong nakakulong. Hanggang hindi po nabubuksan ang pintuan ng kulungan ay walang pwedeng lumabas. It is only when siya po'y bumukas o siya po'y nasira o siya po'y sinira na pwede na pong lumabas ang mga bilanggo. Pag ito po'y nasira na, ito'y bumukas na, ang ibig sabihin, free na po ang mga bilanggo, malaya na sila. Yan po ang nangyayari pag ang gawa ni Satan ay nawawasak. Kabataan, katandaan, kababaihan, kalalakihan, mahirap, mayaman, ignorante o matalino, kilala o hindi. Pag yung gawa ni Satan sa kanyang buhay ay nawasak na, siya ay lalaya na. So, yan po ang reason kung bakit sinentro ni Jesus ang kanyang gawa sa distraction ni Satan. At yun po ang dapat maintindihan po ng church. Nakakalungkot po na yung energy ng church, yung resources, yung strength, ay inubos niya po sa maraming bagay na walang koneksyon sa kalayaan po ng mga binilanggo ni Satan. Na dapat ang resources po ng church, yung lakas po niya, yung strength niya, education, ability, buhay niya, lahat ng meron siya ay ginagamit niya sa isang kadahilanan, to destroy the works of the devil. Kaya ang nangyari po, ang church po sa panahon natin ngayon po ay na-stress ng lata, naging mahina. At imbis na siya po yung magpalaya sa mga bilanggo, siya rin po yung naging bilanggo ni Satan. Ang inatupag po na marami mga patroy hatiin ng church, magsinungaling laban sa mga hinirang ng Diyos, mag-ambisyon ng posisyon, ng pera, kunin po yung simpatihan ng kongregasyon. Na hindi po yung nakatulong para wasakin ang gawa ni Satan, bagos yung po yung nagdagdag ng gawa ni Satan. At sinasadya nila o hindi, pero marami po rito sinasadya dahil imposible gawin mo isang bagay, malibang ito'y alam mo, at pag alam mo, pinisya mo, yung po'y tinatawag na willful sin or disobedient. Eh, sila po'y nag-spokesman ni Satan, naging sundalo, at naging envoy o mercenaries. Pero kung dinirekta po ng church yung kanyang lakas, yung kanyang pong kakayahan, yung kanyang resources, yung kanyang buhay, yung kanyang energy sa distraction po ng gawa ni Satan, matagal na po ang Pilipinas at ang buong mundo po ay lumaya. Maaaring kayo magtanong, gano'n lang ba kadaling magaganap yun? Hindi ko po sinabing gano'ng kadali, pero ang sinasabi ko po ay matagal na siyang lumaya. You know why? Sabagat si Satan po ay wala ng power. Nung si Jesus po ay mabuhay mula sa mga patay, tinanggalan niya si Satan ng power.
Si Satan po ay kagaya na lang po ng isang maliit na buhangin na hindi nakikita at pwede mong tapakan araw at gabi. Yun pong ibig sabihin dito ng salitang the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Yung salitang destroy po sa Grego ay katargeyo. Nang ibig sabihin, tanggalan ang abilidad at ilagay sa mababang kalagayan, pinakamababang kalagayan. Kasi Satan po sa pangkasalukuyan niya ay powerless, useless at nasa pinakamababang kalagayan. Ako, hindi ko nga po itataas yung sapatos ko, hindi niya makikita si Satan kasi nasa ilalim po ng sapatos ko. Yan po ang kalagayan niya. At wala po siyang magagawa kundi bitawan ang lahat ng binihag niya. Siya man po isang tao, isang pamilya, isang barangay, isang siyudad, isang bayan, isang bansa, i-give up niya po ang bilanggo niya. Nalala po siyang autoridad at kapangyarihan, kakayahan ng higit sa atin. Ang tangi lang pong power ni Satan ay lying. At di kayo dapat magtaka kung bakit napakarami po mga pastor na naging hireling, yan lang po yung kanilang sandata magsinungaling. Dahil isa po yung author at origin si Satan. Lalala siyang power. Lahat ng power ay na kay Jesus at ang sabi niya sa Matthew 28:18-19-20, binigay naman niya ito sa atin. At dito po malinaw na naman po meron ng church na credential o personality o reputation o inaanibang movement coalition at fellowship na kinalalagyan, anuman po yung kanyang doctorate na pinagtapusan. Huwag po nyo itong kakalimutan at huwag po tayo magkamaling humala pa ng ibang katotohanan. Wala na pong katotohanan maliban sa sasabihin ko. Wala po siyang kakayahan upang wasakin ang gawa ni Satan. Si Jesus lamang po ang may kakayahan. At yan ang dahilan kung bakit siya tumira sa atin. Na yung kanyang ability, yung ating naging ability, yung kanyang karunungan, yung ating naging karunungan, yung kakayahan niya, yung ating naging kakayahan, yung kapangyarihan niya, yung ating naging kapangyarihan, yung kalawalhatian niya, yung ating naging kalawalhatian. Kung ano siya ay ganun tayo, kung ano meron siya ay meron tayo. Yung lahat ng kanya ay atin. Siya ang ating kalakasan, siya ang ating kapayapaan, siya ang ating kasaganaan, siya ang ating permanenteng kalusugan. Siya tayo ay naging isa, 1 Corinthians 6:17. At siya'y nanahan sa atin upang mahayag sa pamamagitan natin. Sa aklat po ng mga gawa, 20, meron pong napakagandang istorya po rito. Ito po ay isang sitwasyon na kung saan ang isang apostol ay paalis na po ng Epeso. Patungo na po siya ng ibang lugar, especially Jerusalem, para ganapin po ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Bagamat ito pong pagganap ng kalooban ito ng Diyos sa kanyang buhay, ang ibig po sabihin ito ay martyrdom, pagkapukot ng ulo. Pero dahil nga ang isang apostol po ay apostol, kahit ito po ay nangangahulugan ng kamatayan, ay baliwala po sa mga apostol yun. Ang mahalaga po sa amin ay magawa ang pinagagawa ng Diyos. Kaya nga ako po ay tinanong kanina ng reporter, sa interview, ano raw ang pagkakaiba ng isang apostol sa mga pastor, ang sabi ko, ang pastor ay pastor ng mga tupa. Ang apostol ay pastor ng mga pastor at ng mga tupa. At ang sumulat ng buong New Testament ay mga apostol. Ang unang kasama ni Jesus ay mga apostol. Ang unang nabuhay kagaya ng Panginoon ay mga apostol. Sabi ng 1 Corinthians 12:28-29, apostles are first in time, in rank, in position. Ang mga apostles po ay pioneer at mga forerunner. Hindi ka pwede makarating sa 2, 3, 4, 5 malibang dumaan ka sa una at ang mga apostol ang una sa lahat. At yun ang reason kung bakit sila yung tinawag ng Panginoon dahil ang mga apostles ang una. Ang sphere of influence ng pastor ay limited, ang apostles po ay hindi. Hindi magkaparehas ng authority ang pastor at apostles, magkaiba po siya. Ibig na parehas po tayo ng Panginoong tinangga, parehas tayo ng God the Father na pinaglilingkuran, isang God the Holy Spirit na nangunguna sa atin at timira sa atin, pero pagdating po roon sa anointing, sa mantle, sa experience, sa revelation,
ay hindi po siya parehas. Ang trabaho ng mga apostol ay pastoran ng mga pastor, ang mga bishop, at itaas yung kanilang kalagayan sa pananampalataya. At pag tumaas na po yung kalagayan ng mga pastor, tataas na yung kalagayan ng mga kawan. At yung mataas na kalagayan po ngayon, ang tawag po dyan ay maging kagaya ng Panginoong Isokristo. Dahil hindi nagpapakasal ang Panginoong Isokristo sa mga bulaan, sa mga sinungaling, sa mga mandarambong. Hindi nagpapakasal ang Panginoong Isokristo sa mga sanggol sa pananampalataya. Hindi po siya nagpapakasal sa mga immature. Ang pinakakasalan po niya ay kagaya niya. Kaya kahit ano pong gawin ni Satan, hindi pumayag ang Diyos na walang mga apostol. Magmula nung maitayo po ang church at nagsimula pong maitayo ang church sa araw ng Pentecoste sa Upper Room, yun po ang simula ng existence ng church sa Acts 2:1-4. Siya po yung naisilang sa power, sa leadership ng mga apostol, ay hindi na po nawala ng mga apostol sa bawat henerasyon at panahon. Pagkabang tinatago po siya ni Satan, pinipilit po ni Satan na iligaw po ang puso at isip ng church at pinapalabas niya ng mga unang panahon mula po ng 14th century na hanggang evangelist lang, pastors at teachers, ay hindi po pumayag ang Diyos. Dahil ang sabi ng Ephesians 4:7-11, siya po ay fivefold ministry gifts, hindi po threefold. Kaya kahit ano pong layang ni Satan, ang Diyos po ay naglabas ng mga apostol na sa bawat henerasyon, sa bawat panahon ay may apostol na tinayo ang Diyos. Kasama po ng tanong na yan sa akin, yan ang pagkakaiba ko sa mga unang apostol. Ang sabi ko, ang mga dakilang apostol, kagaya ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, nila Smith Wigglesworth at John Lake ay dakila at kamangha-mangha ang ginawa. Kaya lang yun ay sa panahon nila. Tapos na yun. At kinakailang magtayo ang Diyos ng mga apostol sa panahon natin ngayon, at hindi dapat patay, dapat buhay. At kung dakila ang ginawa nila, mas dakila ang gagawin ng mga end-time apostles sapagkat ito na ang panahon ng pagbaba ni Jesus at ang mga patay na apostol ay wala nang kakayang i-prepare ang church sa bride, na bride ni Jesus sa dadating na kasalan, ang magpiprepare sa kanya ay mga end-time apostles. Kaya ang mga apostol po ay kailangan in this end time. Hindi po pwedeng walang apostol sa church. At kahit mag-imbita ka ng propeta, kahit sino mag-prophecy dyan, magpatong ng kamay, bumaba ang glory ng Diyos, nangyari ang prophecy, hindi pa rin magiging sakdalang church. Kinakailangan maranasan niya ang mga apostol. Nakita niyo ang early church, kahit sa gitna ng persecution at opposition, ay grabe po ang tatag nila. Grabe po ang tibay. Walang natatakot sa kanilang makulong, walang natatakot sa kanilang mamatay, mapugutan ng ulo, mawala ng mga tahanan at ari-arian, mamatayan ng pamilya, dahil yung pong lakas ng mga apostol na salin sa kanila. Walang opposition yung makapigil sa kanila. Yun pong pagkakaiba ng apostolic church sa traditional church at churches na pinamumunuan po ng mga hireling. Actually, hindi mo matatawag na church yung pinamumunuan ng mga hireling. Ano po yun? Ball club. Dahil yun po'y deception. Pag ang isa pong tao ay nagtayo po ng restaurant, dahil para sa kanya, siya po'y may pera at may kakayahan, pero hindi naman siya marunong magluto po ng kaldo, hindi naman siya marunong mag-grill ng manok, hindi naman siya marunong mag-grill ng lamb. Kahit marami po siyang pera, isang araw bankrupt siya. Do you agree? Kasi hindi niya alam kung paano po papasarapin itong mga ito kasi wala siyang kakayahan. Ang pagtatayo po ng ministry ay hindi biro. Kapalit po nito'y buhay nung nagtatayo. Hindi po pwedeng sasabihin po ng maraming mahal ko ang Diyos. Ako naman ay may kabigatan, nagmamahal sa kawan. O magdagdag pa po ang sino man na explanation, bahala ka. Pero sa mata ng Diyos, hindi yan ang basihan. Kinakailangan ang Diyos ang nagsabing itayo mo yan dahil doon lang siya sasama sa iyo. Hindi po pwede magtatayo ka para sa Kanya. Siya magtatayo sa pamamagitan mo. Hindi ikaw magtatayo para sa Kanya. Kasi hindi kailangan ng Diyos ng tulong ng sino man. Tayo nangangailangan ng tulong niya habang panahon.
Kaya yan pong ibig kong sabihin kung bakit hindi po matatawag na church yung tinayo po ng mga hireling dahil sila lang po may gusto nun. At yun po'y galing po sa pagsisinungaling, sa masamang budhi, sa pandaray at panluloko. Kaya hindi po matatag ang church po ngayon. Sa dami ng speaker, sa dami po na nagpupunta rito, sa buong Pilipinas, sa dami po ng mga libro, TV program, so-called Christian TV program, yung church po'y mahina. Dami ko pong mga pastor na kaibigang kilala, tagal-tagal na hanggang ngayon, hindi po sila lumalago sa Diyos. Eh marami po sa kanila, inauna pa sa akin ng mga 10 taon, 15 taon. Pero yung kanila pong narating ay yun lang. At pag ako'y tinatanong nila, ano ba sikreto? Bakit ako naging worldwide? Eh galing ako sa kalsada, walang movement, walang coalition. Hindi humingi ng tulong sa politiko at negosyante. Hindi nandaya ng pera ng kongregasyon, hindi lang sinungaling. At hindi galing sa division ng Jesus Shield, siya'y galing sa puso ng Diyos, out of revelation. May nga kayong sagot eh, isa lang. Kilala ko, pinaglilingkuran ko. At hindi ako gumawa malibang pinagawa niya. Kung bakit tayo ang disciple, kasi pinagawa niya. Kaya nga ang sabi doon, Son, ito yung mandate, teach the church to be like me. So yun pong reason. May mandate po tayo. Ngayon, sinasabi lang po na maraming pastor at mga hiring na siya naman daw may mandate, magligtas ng kaluluwa. E mo rin ang Panginoon eh. Pagka ikaw ay nakakilala sa Panginoon at bago kang ligtas, dapat magligtas ka na ng kaluluwa. Yung mandate na mandate ng lahat yan, hindi lang isang tao lang. At dito po, bago po umalis po si Apostol Pablo, siya po muna ay tumawag po ng pagtitipon. At ang sabi po ng verse 7, Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. E inabot po ng gabi ang kanyang pagtuturo. Kasi aalis na po siya eh. So yung pong apostol eh. Pag siya po'y dumating, nagbibilin. Pagkatapos siya pong magturo, aalis siya, mas mahaba po yung bilin niya. Sinisiguro niya po yung mga anak niya ay ligtas, nasa magandang alagay, nakakaunawa. At yung gusto ng Panginoong ipagawa sa lahat, eh magagawa na lahat at hindi makakalimutan. So patuloy po yung remind sa bawat mga anak ng Diyos sa panguhuna ng mga apostol. At ang sabi po ng Biblia, dahil matagal po talaga yung pagpapaabot po ni Apostol Pablo, eh meron pong isang lalaki, ang pangalan po si Eutico, eh nakaupo po doon sa bintana, eh nakatulog. Nakatulog. Eh mahimbing po yung tulog, eh bumagsak po. Eh 3-story po yung bahay, eh bumagsak po siya, sa ibaba, patay. Kaagad patay. Amen. At yung kanya pong mga kasama ay nagalala, nabalisa, pero ang apostol po ay payapang bumaba. Tuloy-tuloy po si Pablo sa patay na si Eutico. Ang ginawa po ng apostol, ito po'y niyakap. At ang sabi niya, huwag kayong mabalisa sapagkat siya ay buhay. Yung buhay niya ay sumasa kaniya. At pagkatapos niya pong yakapin po si Eutico, siya po yung makit na po ng bahay, muli po nagturo at nag-breaking of the bread. At si Eutico pong patay ay bumangon. Isang reason po yan kung bakit tumira si Jesus sa atin. Para mahayag sa pamamagitan natin. Kung si Pablo po, ang daladala po ni Pablo po ay talino lang at pinag-aralan. Bilang estudyante ni Gamaliel. Yung sunod pong rabbi, scholar. Dahil yung kanya pong eskwelahang pinasukan ng pinaka-well-known sa buong mundo. Hindi lamang ang pumapasok po doon ay may pera, hindi lang may kaya, kundi talagang brilliant na mga tao. Ay hindi po mabubuhay si Eutico. Kung daladala po ni Pablo po ay ID lang ng isang movement at coalition kanya pong inaaniban, hindi po mabubuhay si Eutico. At kung daladala po ni Pablo ay kagaya ng daladala ng mga hireling, samaan ng loob, no, lying, at yung pong sentiment at habag sa sarili, tawa sa sarili, no? Nakala mo talaga ikaawa-awa. Pero hindi na nga sila naawa sa niloko nila. Hindi po babangon si Eutico. Tingnan niyo po ako. Specific po pang nagturo ang apostol. Ang daladala po ni Pablo ay si Jesus. At nung niyakap niya po si Eutico, yung buhay ng Panginoon ay nahayag. At nawasak po ang gawa ni Satan because death is the works of the devil.
at nang mawasak ang gawa ni Satan, bumangon po ang patay. So ladies and gentlemen, Church of God, pag si Jesus po ay nahayag, automatic ang lahat ng gawa ng Diablo po ay mawawasak. Nakita niyo po yung testimony kanina. Nagulat po yung doktor paano siya nakalakad. Nandami na pong chemo noon. Kinakalalagyan po ng bakal yung spinal cord. Hindi nakakalakad yun. Naka-wheelchair po yun. Nakita ninyo, pinatungan ko ng kamay, simpleng salita. Sabi niya, naugado yung spinal cord niya. At nung bumalik ng doktor, nagulat yung doktor, paano siya nakalakad? Imposible na makalakad nang walang nilagay na bakal sa spinal cord. At nung tinest po siya, chinekap, walang cancer kahit isa. Lahat po ng salot sa katawan ng tao, pag si Kristo po inahayag, uubusin niya. Naalala ko po noon, meron pong isang pastor, siya po ay matalino, magaling. Talagang gusto maging theologian, yung asawa niya po ay dean sa isang school. Eh, nataong naging kaibigan niya po ako. Dahil nagpatuturo po siya ng manalangin, idagdag pa yung chat na ginagamit niya, ipinaghahatian namin. At ako po pinatawag niya sa kanilang tahanan, ako naman po'y dumating. At sumalubong po ko, sa akin kaagad yung kanyang dalawang anak na batang babae na nakakaawa. Nag-aapoy po sa lagnat, putlang-putla, mahinang-mahina. At kita po natin yung hirap na dinaramdam. Sabi niya, Apostol, ito yung problema kung bakit kita tinawag kasi dinala namin sa doktor, wala namang nangyayari. Talong nahihirapan ng mga bata. Anong masasabi mo? Wala po akong sinabi. Niyako ko po yung dalawang bata at kaagad sila po'y pinagaling ni Jesus. Ano man pong pangangaral na walang manifestasyon ng kalawalhatian, ay sayang na pangangaral. Gaano man po karami mga chapter at verses na yan, pag walang manifestasyon ng Diyos, wala pong mangyari sa kongregasyon. Walang pagbabagong magaganap. Pero pag ang nakatayo po riyan ay mga lingkod ng Diyos, wala pa pong pangangaral, pagtayo pa lang, pagsamba pa lang, bumababa ang Diyos. Yung mga may sakit gumagaling na, ang buhay ng bawat isa ay nababago na, yung Diablo lumalayas na. At yun po, ang gusto ko ipaunawa sa lahat, wala pa akong sinabi sa dalawang bata, niyakap ko po siya, o sila ang buhay ng Diyos po'y nahayag, at sila po'y gumaling. At hindi lang po misa nangyari yan sa buhay natin, pangkaraniwan na po yun. Bagamat marami po mga pastor at bishop, tinutularan lang po yung gawa natin, nagpapatong lang kamay sa may sakit, wala namang nangyayari. Kasi naramdaman lang po ng pinatuwa ng kamay, yung kamay po ng pastor, ng hayalik at ng bishop. Yun lang naramdaman nila yung kamay. Wala namang presence ng Diyos na nag-blow. Kasi nga, hindi naman sila puno ng Diyos. Pero pag tayo po nagpatong ng kamay, saglit lang na pagpatong, may nangyayari sa kanila kasi hindi ko kamay ang naramdaman nila, kundi presensya ng Diyos na sumasa akin dumaloy sa pamamagitan ng mga kamay ko tuloy-tuloy doon sa salot nila sa katawan. Naalala ko po yung testimony po ng dalawang babae, nagpunta ng EDSA. Gumaling po sila, grabe po yung mga karamdaman nila, hindi na nakakakita, may bukol sa dibdib, masakit yung likod, hindi nakakarinig. Eh, gumaling po sila. Nung tinanong po natin, ang sabi namin, eh, kumusta na po kayo? Ano nangyari sa inyo? Sabi nila, may humawak sa akin. Sabi ko, wala namang humahawak sa inyo. Hindi naman ako lumalapit sa inyo. Sabi niya, napakalamig. At pagkatapos, naramdaman ko lahat ng sakit ko na wala. Si Jesus po ay buhay na buhay sa kalagitnaan. Sabi ko, ano pong naramdaman niyo? Sabi niya, napakalamig. Yung isa naman, napakainit. Ngayon, kung ngayon magtatanong, bakit hindi sila parehas nang nararamdaman? Isa malamig, isa mainit. Depende po sa sakit na pinapatay ni Kristo eh. Pag apoy, ang ibig sabihin, meron siyang sinusunog. Pag malamig, meron po siyang inaalis. Yan yung imagine, walang pagod si Pablo. Niyakap lang. Tapos na po yung istorya. Tumira po si Jesus sa atin eh, para mahayag.
Ako po minsan po ay natutuwa pag nakakarinig po ako ng mga preaching sa seminar, sa YouTube, no? Kasi hindi man ako mahilig magtitingin ng YouTube, lalo na ng Facebook. Kaya alam, nanabalitaan ko po, marami pong deception po riyan, maraming aral, maraming turo. So tayo po ay nagkaroon ng curiosity na tingnan ano ba yung meron dito. At isa po rin sa mga nakikita po natin na yung hanapin niyo yung Diyos. No? Hanapin niyo yung Diyos. Wala naman po masamang hanapin natin ang Diyos kung gusto pa po nating maranasan ng Diyos. Pero huwag niyo po nga kalimutan, yung Diyos na hinahanap nila, nakatira sa inyo. Hindi niyo kailangan hanapin ang nakatira sa inyo. Ang kinakailangan yung nakatira sa inyo, payagan yung mahayag sa pamamagitan ninyo. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, hindi ko alam kung kailan yung siya tinanggap. Ang tinanggap niyo po, hindi rebulto, hindi isang reliyon, hindi abusanoo, hindi isang doktrina, hindi isang teaching, hindi isang pastor, hindi isang verse, hindi isang chapter, hindi isang movement coalition. Ang tinanggap niyo ay Diyos Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, ang Diyos nakatira sa inyo. At yan lamang ang tanging dahilan kung bakit kayo naging mga anak ng Diyos. Wala lang dahilang iba. Yan lang ang tanging dahilan kung bakit kayo naging mga anak ng Diyos. Sapagkat yung anak ng Diyos tumira sa inyo. Hanggang hindi tumitira ang Diyos sa isang tao, politiko ka man, may pera ka, bilyonaryo ka, artista ka, boksingero ka, kahit nanalo ka pa sa boxing, kahit ilang division yung napanalunan mo, hanggang hindi tumitira yung anak ng Diyos sa isang tao, Pilipino, Inchik, Hapon, Ruso, Aprikano, Hudyo, Arabo, eh hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos. Naging anak ng Diyos ang tao sa isang dahilan pag yung anak ng Diyos, si Kristo, ay tumira sa Kanya. Kaya ka naging anak ng Diyos kasi yung Diyos, anak, nakatira sa'yo. Naging anak ka ng Diyos kasi may tinanggap kang Diyos. Yung po yung anak ng Diyos, ikadalawang persona, kaya naging anak ka ng Diyos. Kaya yung tinanggap po, Diyos nakatira sa'yo. Kaya yung Diyos nakatira sa'yo, tulog ka o gising ka, may ulan o wala, saan ka man pumunta, yung Diyos nakatira sa'yo. At ang sabi ng Perjan 4:4, si Kristong nakatira sa inyo ay milyong ulit na dakil at higit kaysa diablo at mga demonyo sa impero, mga kulot, mga helik at mga pyramid healer at pengso expert. At yan ang isang dahilan kung bakit niya inuutusan tayo na mabuhay na banal, malinis, humiwalay sa mundo, manalangin, mag-ayuno upang yung buhay niya sa atin ay huwag mawala. Dahil pag meron na pong sin na pumasok sa puso natin, ang buhay po ng Diyos ay maapektuhan. Dahil hindi pwedeng pagsamahin ang Diyos na nakatira sa atin, pati kasalanan. At yun po yung binasa ko sa inyo kanina. Kaya nung dumating si Kristo sa isang tao, yung sinful nature niya, kinuha na ng Panginoon, tinanggal na ng Panginoon. At ano po ang pinalit? 2 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Yun pong divine nature, yun po yung pinakabuhay ng Panginoon. So dito, yun po yung pinakabuhay ng Diyos. At yun po yung eternal life na sinasabi po ng Perjan 5, 11, 12, and 13. Hindi po masamang maghanap ng Diyos. Kung gusto mo ng kapahayagan, gusto mo pa ng encounter, panibagong kapuspusan. Pero sa likod po niyan, huwag nating makalimutan, may nakatira sa atin. Nakaupo ka, kumakain ka, naniligo ka, saan ka man nandoon, nakasakay ka sa barko, sa aeroplano, sa bus, sa jeep, sa tricycle, kumakain ka ng lugaw, o ng kaldo, ng batsoy, o inihaw na manok, ano man ang ulam mo, may nakatira sa'yo. Kaya dapat kinakausap mo siya, sasagot siya kasi hindi siya ribuldo. Wala pong masama kung may isang pastor na pumunta ng mundo at hanapin ng Diyos at kausapin ng Diyos doon, kagaya ni Moses. Wala pong masama. Kaya lang, pagkakaiba si Moses, narinig ang Diyos, nakausap ang Diyos, sila hindi. Kasi magkaiba sila ng buhay ni Moses. Ang nakita ni Moses doon sa Mount Horeb, burning bush, pinaka-presis ng Diyos. Yung nakita na maraming pastor at bishop sa bundok, puno. Amen. Wala po ako against dun. Pero pinapaunawa ko na kahit hindi ka umakit ng bundok, ibinu hindi masama kung gusto mong malahin mag-ayuno. Kahit wala ka sa bundok, kahit nakahiga ka lang, pwede mo siyang kausapin kasi nakatir.
Kumakain ka, kasama mo siya. Kaya ako, pag ako kumakain ako, Lord, kain na po tayo. Lord, alis na po tayo. Pagpalain po natin yung mga anak mo ngayon sa kap. Lord, tayo na po. Sakay na tayo ng eroplano. Punta na po tayo ng Luzon, Visayas, Mindanao. Lord, eto na. Pagalingin na po natin may sakit. Ikasawat na po natin yung Diablo. Sinawain na natin yung gawa ng mga hiling at mga kulto. You see that? Tayo na po, Lord. Uwi na po tayo. May gawain pa tayo bukas. Salamat po sa pangunguna mo. Wala po against. So, mamundo ka dyan. Halapin mo, Diyos, mag-ayuno ka. Wala po ko against. Kaya lang ang sinasabi ko, kahit nasa lupa ka, nasa tubig ka, nasa ibabaw ka ng kalabaw, nasa tricycle ka, nandudun ka sa palengke, naglalakad ka, nakatira ang Diyos sa'yo, pwede mo siyang kausapin. At kung babasahin niyo po ang Bible, mga anak, mga iniibig, mga hinira, mga pinili ng Diyos, marami pong deliverance ang naganap sa Bible. Thousands upon thousands. At almost lahat po lang ito yung naganap, hindi po doon sa loob ng church, kundi sa labas. Kasi kahit saan makarating ang mga apostol, ang mga apostolic people, hinahayag nila si Jesus. At pag nahayag na si Jesus, yung lahat ng gawa ng Diablo, nawawasak at yung mga bilanggo lumalaya. Ito po sa aklat po ng mga gawa, Kabanata 5, meron po rito magandang istorya. Ako, matagal ko na po itong nabasa eh. Hindi ko po alam kung ilang daang ulit na. Kasi ako'y sabik sa supernatural, lalo-lalo na po ng early years ko. Pag nababasa ko po ito, nakukwikin yung buong katauhan ko. At ako po'y nagpipray, nagsasabing, Lord, do it to me. Do it to me. Ito po ang sabi ng Acts 5.12. And through the hands of the apostles, yan ha, maliwanag po yan ha, hindi po bishop ha, hindi pastor at mga herling ha, hindi po tayo again kung may mga titulo po sila, pero ang sabi rito, through the hands of the apostles, yan, many signs, plural ha, and wonders, plural, were done among the people. And they were all with one accord in Solomon's porch. Yet none of the rest dared join them, but the people esteemed them highly. Sabihin po, respected so much. And believers were increasingly added to the Lord. Multitudes of both men and women. Napakaraming bilang. So that they brought the sick out into the streets. Yan ha, streets, kalsada. And laid them on beds and couches that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Also, a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. Amen. Ano po ang nangyari? Dahil gumawa po ang mga apostol na maraming mga tanda at mga himala, nalaman po yun ng mga tao, ang ginawa po nila ay binitbit po ang mga may sakit at karamdaman, nilagay po doon sa mga kalsada. Amen? Amen? Sa ano pong dahilan? Dahil alam po nilang dadaan doon yung apostol. At nung dumaan na po ang apostol na si Pedro, lahat po na may sakit gumaling. Hindi ito sa loob ng church. Marami po rito streets and marketplaces sa mataong mga lugar. Even though hindi po masamang maganap ang miracle sa churches, pero hindi po yun ang, nilang yun ang lugar na kung saan ay pwede siyang maganap. Dahil ang punto ko nga po, nakatira ang Lord sa atin, so kahit saan tayo pumunta, dapat ang Himalay nagaganap, nakikita. Siya man po yung coffee shop, kagaya nga ng kwento ko kahapon, may namatay sa aeroplano, galing kami sa Cyprus, namatay sa aeroplano, sa taas ng aeroplano, pinag-pray ko po yung patay ng buhay. Hindi po charge yun, aeroplano, sa itaas ng aeroplano. 41,000 feet high. Nisan ako po inaaya, dumalaw sa isang ospital sa Quezon City. So hindi po charge yun, ospital po yun. Pinag-pray ko po mga may sakit, sila po yung nagsilabas. Dahil sila'y pinagaling ni Jesus lahat. Misa ako po yung naimbita sa isa pong bahay ampunan. Siya po'y pinapatakbo po ng isang Norwegian.
Maganda po ang puso niya. Doon po yung mga bata na iniwan ng mga magulang. Yung iba po ay binenta sa iba at kinuha nila at inalagaan. May mga sakit karamdaman, pinabayaan. So dinalaw ko po yun. Marami po mga bata doon, invalid. E apat na story po yung building na yan. Kada akit ko po sa bawat floor, eh grabe po yung iyak ko, yung presence ng Diyos eh. Sobrang kapal na nakabalot sa akin. Almost hindi ako makahakbang. Ako lang po mag-isa nagpunta noon. Wala po ako mga kasama. Maganda naman po may mga kasama po tayo. Pero huwag natin kalimutang may kasama ko wala. Si Kristo kasama mo araw at gabi habang panahon. Awa po ako sa mga bata. Iba po doon eh. Tatlong araw pa lang na naipanganak. Niwan na po ng mga magulang. Talagang lahat po eh. May mga karamdaman. May mga nurse po nag-aalaga. Karami po yung iyak ko, yung puso ko po, durog na durog. Ang gagandahan po kasi pag nakakita tayo ng ganun, yung pag-ibig sa puso natin lumalaki. Kung tuturuan po ng mga pastor, kagaya ng ginagawa ng apostol yung mga anak ng Diyos, ay maging kagaya ng Panginoon, evangelical ka man, charismatic ka man, full gospel ka man, so-called prophetic at apostolic na walang anointing, walang miracle, no? Walang signs and wonders, puro titulo at questionable yung titulo, eh hindi na po kailangan ng counseling sa church. Kasi kung bakit po nakikita ng marami mga problema nila, kasi doon lang sila nakatingin eh. Hindi nila nakikita yung nangangailangan sa labas. Ako yung naniniwala na kahit may problema po tayo, at di naman masamang magpayo, pero kung titingnan natin yung nangangailangan sa labas, at tayo pa yung magmi-minister sa kanila, yung problema natin na ayusin ng Panginoon. At kung paano tayo dumamay sa nangangailangan, dadamayan niya tayo. Yun ang sabi ng Biblia, tinatanim mo, aanihin mo. Ang dami ko pong alam na may sakit, nag-pray sa may sakit eh. Nagwala siya yung unang gumaling. Ang dami ko pong alam, kailangan niya po ng pera para sa gastusin niya. Eh, inooperahin niya, ibinigay siya nangangailangan. Eh, kailangan niya yun. Eh, ang ginawa ng Lord, binili siya. Yung maganda niyang ginawa, inani niya. Ay di meron tayong isang anak, taga Palawan. Mati ng anniversary. Eh, 2,000 yung pera niya. Eh, ang una ko nabanggit, so ito yung mga bakit, yung magbibigay ng 7,000 pataas, ito yung bakit mo. 10,000, ito bakit mo. 15,000, ito bakit mo. 90,000, ito bakit mo. 30,000, ito bakit mo. 50,000, ito bakit mo. 100,000, ito yung bakit mo. Wala ako nabanggit na iba pang amount. Eh, gusto niya magbigay, 2,000 lang yung pera niya. Then later on, ang sabi ko, kung talagang hindi kaya ng faith ninyo, o maglagay tayo rito ng isang bakit, kung ano yung kaya ninyo, yun ang ibigay nyo, at kung gusto nyo magbigay ng 7,000 pataas, eh yun lang yung pera mo, edi mag-pledge ka na lang yung kakulangan, sulat mo sa papel, kung kailan ka magkakapera, ibigay mo sa Lord. Eh sumunod po siya. Amen, kasi 2,000 lang pera niya, isa po sumulat sa papel, 7,000. Tuka po siya. Then umuwi na po siya ng Palawan, Puerto Princesa. Pagdating niya po sa airport, kapababa niya pa lang po sa aeroplano, meron pong lumapit sa kanyang babae. Sabi ng babae, nagliliwanag yung mukha mo, ano yun? Sabi niya, glory ng Diyos yan kasi galing ako sa oras ng Himala. Sabi niya, attracted ako. So sabi ng babae, ito yung telephone number ko, tawagan mo ko, mag-usap tayo. E di kinuha niya. So tawag lang tawag sa kanya yung babae, hindi naman niya sinasagot. Kasi natatakot siya, baka scam ito, baka anong klase ito, baka magtitinda ito ng vitamina o shake kukuning supplier at isasama siya sa pyramid networking business. So ayaw niya kasi oriented ang mga taga-oras ng Himala dyan sa mga negosyo na yan eh. Eh pero tawag lang tawag yung babae. So nagpa-cancel siya sa kanyang anak. Sabi niya, anak eh, tawag lang tawag ito, anong gagawin ko? Sabi ng anak niya, attend rin po natin, may Holy Spirit siya sa buhay, eh mapunta ka, wala namang masama. So pumunta po siya, hindi niya kilala yung babae sa airport lang, yung mukha lang, at saka yung telephone number. Nakita po sila sa isang restaurant. Eh pagdating po doon sa isang restaurant, naglabas po yung babae ng bag. Ganito po, kakapal pong pera, o tagi 1,000 binigay sa kanya. At ang sabi, pag kulang pa yan, sabi mo sa akin, dadagdagan ko pa. Yun po ang sinasabi ko, hanggang hindi tayo umaalis sa atin pong nakikitang problema, doon lang natin nilalagay ang puso at isip natin, hindi natin makikita ang Diyos.
At yung maraming himalang nasa paligid natin na matagal na nag-aantay sa atin. Hello? Nagulat po siya. Hindi naman niya kilala babae. May nagtanong sa akin, tatay, sino kaya? Sabi ko, maaring angel o maaring tao talaga. Pero hindi na mahalaga kung angel yun o tao talaga. Ang importante, ang mahalaga rito ang Diyos nagsabi ng totoo pagka ikaw ay nagpala. Is it that? Bayad po yung utang niya, nagbigay pa ng tithe, ng offering, at yung kanyang priest na ibigay pa. Wala pong pagod. See, yun po yung nangyayari sa church eh. Sa pangungunan ng mga hireling, wala ka narinig sa mga hireling na dating pastor, ngayon hireling, puro problema, puro murmuring, puro negative, puro sama ng loob, puro tampo. Meron nga isa nagtanong sa aking kongregasyon sa Baguio. Sabi niya, Tatay Apostol, anong masasabi mo doon sa isang dating pastor? Sabi niya, pinabayaan daw siya. Sabi ko, tinan mo yung katawan, malaki pa sa kalabaw. Maniniwala ka bang pinabayaan niya, malaki pa sa kalabaw yan? Sabi ko, hindi mo na kailangan pa na explanation. Tinan mo na lang ako yung buhay niyan, yung bunga. Kako pinabayaan, malaki pa sa kalabaw, kita mo yung bigat niyan. Kung yan ay masisisarian, ilalaki yung pastor, kung masisisarian, triple sisarian yan. Hello? Kaya nakapag-produce po yung mga pastor na naging mga head ng congregation nawawala. Nabuhay sa deception at kamangmangan at kabaliwan at kalukuhan. Isa na ka naman po yung nagugulat. Sabi ko, ito namang pastor na ito pati asawa niya. Alam mo na nga ngayon yung sinamahan mong leader eh. Alam nila ngayon yung buhay nito. Alam mo na nga ito yung buhay ng so-called leader mo. Pati asawa nito. Nagre-reklamo na nga kayo sa namumuno sa inyo noon na bakit ito ganun. Eh, pagkatapos ngayon, sasama ka pa ron. Abay, talagang baliw na talaga yung mundo ngayon. Amen? Amen? Last point, dalawa kami ng kausap ko dito. Kaya hindi po naturuan yung mga pastor yung kongregasyon maging gagayin. Kaya doon lang umikot yung gawain sa counseling, problema. Hindi natin dapat takasan yung problema. Problema mo, asawa, anak, magulang, kapatid. Ipag-pray mo yung may problema sa asawa, anak, magulang, kapatid, daayusin lang yung problema ng pamilya mo. Hello. Parang sabi naman po ng Acts 9, pinagaling po ni Pedro si Ananias na lumpo sa mahabang panahon sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. May tao po ba dito? So, subaybayan niyo po ako at papaliwanag ko sa inyo revelation. Makinig kayong maigi. That is Acts 9:32 hanggang 35. Na dahil po sa himalang ito, ang mga taga Lida at Saron ay nagpunta sa Panginoon. Na-convert. At nagpunta po si Peter sa Dorcas at binuhay naman po niya ron si Dorcas na namatay mula verse 36 hanggang 43, at ito po'y nalaman ng buong Diyopa at sila po'y nagpunta sa Panginoon. Tingnan niyo po ako maigi, dumilat po kayo, tumingin kayo sa akin. Intindi niyo po itong sasabihin ko. Alam mo ba ninyo kung ano po ang dahilan ng lahat po ng mga himala at pagpasok ng napakaraming tao sa langit sa mga kabanata talatang binasa ko sa inyo? Ito po ang dahilan. Alam naman po natin sa chapter 4, ay hinuli po ng mga sundalo ng Sanhedrin, si Pedro at si Juan. At sila po'y pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Dahil nakita po nila yung himalang ginawa ni Pedro sa templo in Acts 3, yung lumpo mula pagkabata, lumakad. At doon sila po'y makalabas sa kulungan. Pagkatapos po ng pag-uusig na yan at pananakot at pagbabanta, tingnan niyo po kung maigi, sila po'y tumuloy sa mga kapatiran. At ang sabi po ng verse 23, hanggang doon na nga po sa verse 33, imbis na sila po ay maglaylo dahil merong persecution, merong threat ng amatayin sa kanila at pagkakakulong. Imbis na sila po'y matakot, sila po'y umatras at sila po'y umayaw. Ang ginawa po ng mga apostol at ng mga alagad sa panghunan ng mga apostol ay nanalangin. Humingi po sa Diyos.
Alam niyo kung ano po hiningi nila sa Diyos? Katapangan. Boldness. Yun po ang hiningi nila. Isa po yun. Yun po ang sabi po ng verse 27. I will read verse 29. Now, Lord, look on their threats and grant to your servant that with all boldness, they may speak your word. Yun po yung una nilang hiningi, boldness. Ikalawa. Ito po yung ikalawa nilang hiningi. By stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant. Dalawa po hiningi nila, katapangan at makagawa na marami mga tanda at mga himala at kababalaghan. At sinagot po sila ng Diyos. At binasa ko sa inyo yung verse 33, with great power. Dahil sabi po ng verse 29 ng Acts 4, pagkatapos po nilang manalangin, na humingi po ng boldness at ng power to perform signs, wonders, and miracles, ay nalindol po yung lugar na kinalalagyan nila at sila po yung napuspos ng Espiritu Santo. Kung talagang gusto po nating maligtas ang ating mga kababayan, hindi lang sa Western Visayas, hindi lang sa Visayas, kundi sa buong Pilipinas at maraming tao sa buong mundo, kinakailang tayo po ay magkaroon ng malaking desire o mithiin. Kagaya po ng mithiin nila, na imbis na iligtas yung sarili sa persecution, sa kamatayan at sa pag-uusig, ang hiningi po ay katapangan sa Diyos at mga makagawa na marami mga himala, tanda at kababalaghan. Kinakailangan meron tayong malaking puso, kagaya ng puso nila, na humingi sa Diyos ng alam nating kailangan natin upang madala natin ang bayan natin sa kaligtasan at kalayaan. Hello? Nakalimutan natin yung sarili nating interes, kapakanan. Ang isipin natin ay kapakanan ng ating pamilya, ng ating kapitbahay, ng ating barangay, ng ating bayan, ng buong Pilipinas at ng kaligtasan ng sangkatauhan. At ipursue po natin yung desire ng puso natin na hindi tayo titigil hanggang hindi natin natatamuyan. Dahil hindi po sapat magkaroon ng desire, we must be determined to pursue the desire of our heart. Kasi pwede silang humingi ng maraming bagay sa Lord eh. Unang-una na yung kaligtasan nila. Pero ang laki ng mithiin nilang magligtas sa gitna ng persecution nila. Ang hiningi po nila ay tapang na mangaral. Kapangyarihan para makagawa ng mga himala. Dininay nila yung sarili nila. Amen. Dininay nila yung sarili nila para lamang iligtas ang maraming tao. Yan po ang dapat gawin ng church sa panahong ito. Kalimutan na muna natin sarili natin dahil hindi naman tayo kinakalimutan ng Diyos. Ay kung bakit hindi natin makita ang Lord kasi lagi natin tinitingnan sarili natin. Alisin mo yung mata mo sa sarili mo, itingin mo sa Diyos dahil hindi kanya nakakalimutan at ituturo ng Diyos yung mata mo sa nangangailangan. Yung pong determined desire na yan na pinurso nila. Again, pwede silang humingi ng ibang bagay para i-relieve yung sarili nila sa persecution, sa tension, sa pressure. Eh, di nila ginawa. Ang naging mahalaga sa nila yung utos ng Panginoon, be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Dapat in this end time, ang mahalaga na lang sa atin ay maging witness tayo sa buong Western Visayas, sa buong Visayas, sa buong Luzon, Mindanao, Asia, Europe, America, Middle East, South and Central Africa at America. Hello. Iyon ang pagkakaiba ng ministeryong ito. Nakatuon tayo sa isang pananaw kagaya ng Panginoon. The works of the devil must be destroyed. Dahil kung pag-uusapan lang po ng chat po yung gawa ng Diablo, ipoforum lang doon sa TV program nila. Nasabihin doon sa mga inimbita nila, mga resource person, eh, anong masasabi mo sa problema po natin sa Pilipinas? Eh, puro yun lang po yung tatalakayan natin. Eh, natutuwa po yung Diablo habang sila po yung nagpuporo. Yung Diablo pumapatay, nagnanakaw at nagwawasak ng buhay. Again, si Jesus po ay direkta
sa kanyang tungkulin. Ano po yun? To destroy the works of the devil. Dapat ang church ay wala na po tayo sa spectacular, sa argumento patungkol sa mundo, kung sino tama, sino magaling, sino marunong. Dapat ang church po ay matalino kagaya ng mga apostol na tumulad sa Panginoon. Nakasentro tayo sa isang tungkulin. The works of the devil must be destroyed. Dapat ang gawa ng diablo ay mawasak upang lahat ng binilanggo niya ay lumaya. Kasi wala naman pwede magwasak sa gawa ng diablo. Hindi pwede yung presidente ng isang bansa. Hindi pwede yung prime minister ng isang bansa. Hindi pwede yung imperador yung hari. Lalo, hindi po pwede yung boksingero. Yung UFC fighter, yung mga celebrity. Hindi rin po pwede mga politiko. Lalo, hindi po pwede yung mga hireling. Isa lang ang pwede magwasak ng gawa ni Satan. Yung mga lalaki at babaeng nabuhay para kay Kristo, nagpa siyang maging kagaya ni Kristo at gagawa ng ginawa ni Kristo. Ang tanging mithiin ay karangalan ni Kristo. Hello? Wala pong ibang kinakatakutan si Satanas, kundi mga lalaki at babaeng nakakaunawang ang Diyos ay nakatira sa Kanya at patuloy na pinupuspos ng Diyos ang buhay niya. Puspos po tayo rito kahapon. Puspos na naman tayo ngayon. Paglipat ko ng ibang mga bahay sa buong Pilipinas at buong mundo, puspos na naman po ang lahat. Ano po ang reason ba tayo pinupuspos ng Diyos? To destroy the works of the devil. Gumaya po tayo kay Elisha nang matanggap niya po yung mantle ng ama niyang propeta. At yun po, nasa pamamagitan po ng kot ng man of God, ama niyang propetang si Elijah. E ginamit po niya kagad. Paano niya ginamit? Hinati niya po yung Jordan River. Yung tubig po doon ay umangat. At siya po'y tumawid. Amen? Sa tuyong lupa. Kaya pag binasa niyo po ang 2 Kings 4, 5, 6, 7, on and on, hanggang bago siya mamatay sa 2 Kings 13, makikita niyo po, napakaraming himalang ginawa ni Elisha. Dinoble niya yung ginawa ng tatay niya. Amen? Kaya salamat sa buhay ng mga unang apostol na nagsalabas. Pero yung gagawin po natin ngayon ay 8 times greater at stronger. Because the best is yet to come. Amen? Ginamit ka agad ni Elisha. Yung anointing na nakuha niya, yung mantle, ay dinemonstrate niya kaagad. Dapat ganyan, paglabas na paglabas po natin ng gawain, puspos tayo ng Lord. I-display na kaagad natin ang power ng Diyos. Hanap na tayo dyan ang may sakit, ng pilay. Amen. Punta na tayo ng hospital. Magbahay-bahay na po tayo. Mangaral na tayo magturo. Mag-oras ng himala na tayo sa plaza, sa palengke, sa barangay, sa basketball court, saan po tayo, saan pang lugar na available tayong pumunta. Let us scatter everywhere and demonstrate the power of the gospel. And God will confirm it with signs, wonders, and miracles. Nilalang po ako ng reporter kanina, alam ang pagkakaiba ng oras ng himala sa mga maraming programa sa radio television. Sabi ko, ito yung programa ang pinag-uusapan ay Diyos. Lahat ng himala ay galing sa Diyos. At walang dapat ikatakot ang lahat na umatin ang gawain ng lingkod ng Diyos dahil makikita nila rito Diyos. Walang tao rito ang tinataas, walang reliyon at wala silang dapat katakutan. Hindi lang ito ay libre at walang bayad. Lahat ng pupunta rito ay makakaranas ng Diyos. At ako'y naniniwala. Hindi ka man po nakita yung mukha na nag-interview po sa akin, pero alam ko haba ko ay nagsasalita, siya po'y almost umiiyak. Hindi mo pwedeng interviewin ng man of God ng 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes na walang mangyayari sa ilingkod ng Diyos yan. Ang hiningi nila ay boldness and power to perform signs and wonders and miracles sa gitna ng persecution, ha? Tingin po kayo sa akin. Pero ngayon, intindi niyo sinasabi ko. Pinupuspos tayo ng Panginoon ng sobra-sobra dahil ipipersecute natin si Satanas sa buong Pilipinas. Uulitin ko, humingi sila ng boldness, power to preach the gospel with signs, wonders, and miracles sa gitna ng persecution. Pero ngayon, tayo pinupuspos ng Diyos ng boldness, ng power to perform incredible, remarkable, historical signs and wonders and miracles. Kasi ipipersecute natin si Satanas sa Western Visayas, sa Luzon Visayas, Mindanao, sa buong Pilipinas. Sabi ko, ipipersecute natin ang Diablo.
At habang ako'y nagsasalita ngayon, living like Jesus, Chad, si Satanas ay nangangatal, nangingilig sapagkat alam niya yung persecution niya ay parating na. Ang sabi ko, persecution ng Diablo ay parating na. At ang Diablo ay nangangatal na. Inusin niya yung early Christian noon. Uusigin siya ngayon ng end time church. Ang sabi ko, yung persecution ng Diablo at mga demonyo, parating na. At itong persecution na ito ay magpapakita ng maraming tanda't kababalaghan sa langit, sa lupa, sa dagat, araw at gabi. Yung mga walang pananim ay magkakaroon, yung mga salot ay mawawala. Ang mga bundok ay magigiba, uuga, maniwala kay sa akin. Akyat manawag ang anghel para magminister kasama ng mga taga-oras ng Himala. Ay, lahat ay tumayo. Jesus Christ will be revealed. I say, Jesus Christ will be revealed. Touch po yung dalawang kamay na one moving. Stay where you are because the Lord is moving. Jesus Christ must be revealed. And He will be revealed. Maliba nakarating ang Panginoon sa gathering, ng buong gathering, ay nasa takot. Dahil ang mga demonyo ay dinemonize siya, tinerorize. Walang government. Wala sa government at ang buong government ng gathering na may kakayahan na payapain ang demon possess. Dahil sila ay takot. It takes Jesus. Si Kristo ay nakatira sa inyo. Ang sabi ko, si Kristo, the hope of glory ng bansang ito at buong mundo ay nakatira sa inyo. Ang mga kamay niyo ay kamay ng Panginoon. Ang mga paayoy, paa ng Panginoon. Ang buhay niyo ay bahay ng Panginoon. Templo kayo ng Diyos. Hindi na mahalaga kung anong sukat niyo, edad, kulay, anong pinag-aralan, ang mahalaga sa katawan mong yan, anumang biwang mo, anumang ayos mo, anumang anyo mo, anumang kasarian mo, lalaki ka o babae, nakatira sa iyo ang Diyos, ang pag-asa ng Pilipinas at buong mundo. Give Jesus to them, reveal Jesus to them, and see historical remarkable miracles. Oh, stretch your hands and receive the glory from heaven. We will persecute the devil. Ang sabi ko, usigin natin ang Diablo. Do you hear me, Church of God? Sa pangunguna ng Jesus Shield, Church of God, join us. Usigin natin ang Diablo sa bansang ito. We will persecute the devil. Nakatayo na apostolic people and we are unstoppable. We are unstoppable. Ang mga apostolic people, lahat ng taga-orta ng Himala ay miracle working people. Lahat ay gagawa ng mga Himala, tanda't kababalaghan. Yung ating mga panalangin, pag-ayon ay tinugon ng Ama, ang magsagot niya ay mabilis at madali. Buksan na Diyos yung isip niyo. Marami siyang gagawin, dakilang bagay na hindi abot ng isip natin. We have to believe it. We have to take it by faith. God will do it. That is the answer of God to our continuous, prevailing, earnest prayer and fasting. Hallelujah! The time of fulfillment has come. We are living in this year in the season of fulfillment. We are living in the season of supernatural acceleration. My God, stretch your hands, I see the sweet presence of God. Uusigin natin ang Diablo. We will go directly in destroying the works of the devil. For this purpose, the Son of God was manifested. That He might destroy, destroy, not to talk about or to forum what the devil is working, but to destroy
the works of the devil. Yan ang sinasabi ng lingkod ng Diyos kahapon na dinalaw ako ng Panginoon. Sabi niya, kailangan mabasag ang outer man para makalabas ang Espiritu. Dalihayag niya ang buhay kong kapuspusan ko. Surrender your will to God. Surrender your soul to God. Surrender your mind, your decision to God. Surrender your will, your being, your everything to God, to the Lordship of Jesus Christ. Christ must be revealed. We can overcome opposition through prayer by using our authority and our power. Ang opposition ay baliwala because we have the power to break it, to crush it, to oppose it, to disturb it, to deny it, to bind it, and to cast it back to the pit of hell. Ah. My Lord, thank you for speaking to us and teaching us your word. The sound of glory. The sound of victory. The sound of heaven trumpeting the victory of the end time church. The end time living like Jesus church. Buksan niyo po mga bibig niyo. Sabihin niyo, Lord, give me more. Empower me more and more. Fill me more, more, more. Thank you.
Touch you po yung dalawang kamay. I see tidal wave of God's glory. Glory explosion will be seen all over the nation. Glory explosion will be heard all over the nation. Palabas na ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang reliyon, sekta, fellowship, denominasyon, koalisyon, patungo kay Jesus sa oras na nimula. You must believe me, walang pwedeng pumigil dito at walang makakapigil. Kung paano itinakda ng amang si Jose, pumunta ng Egypto at maging prime minister at magpakain ng buong mundo. Walang makakapigil sa paglabas ng mga kababayan natin galing sa iba't ibang reliyon, denominasyon, sekta, movement, koalisyon, galing sa iba't ibang samahan patungkol sa satanismo, okultismo, patungo kay Kristo sa oras ng himala. Anong sabi ng Diyos sa kanyang lingkod, anak, o anong gulong nagagalam sa mundo, display ng power sa natural, na mga nuclear na yan, na mga missile na yan, na mga warship, warplane na yan, tatapatan ko siya ng kapangyarihan ko para dalhin ang mundo sa sarili ko. Do you hear me? Kaya wag kayong magsama, tumigil, magayunot, manalangin at mabuhay na malinis. Dahil sa iyo, Jesus, isawal niya, gagawin ko ang kalooban ko. Yan ang dahilan kung ba't kayo naitayo. At ito, dahilan kung bakit kayong kalumabas bilang apostol ngayon. Dahil ito ang nais ko sa pamamagitan ninyo, ang kalooban kayo magaganap sa bansang ito at buong mundo sa iglesia ko. Silang panimula, kayong kaganapan. They are the fulfillment. They are the introduction. We are the fulfillment. Walang pwedeng pumigil ng propesiya nito. Maging ang Diablo, hindi ito kayang pigilin. Iba kinakatakutan niya ang truth na to. Kung yung dalawang kamay, nakikita ko po ang presensya ng Panginoon. Kagaya po ng ipo-ipo ng malalaking mga anong pababa mula sa langit patungo sa ating lahat. Kayo sa Facebook, 5 million, sa YouTube, sa internet, sa website, sa TV, sa radio, cable TV. Receive the tidal wave of God's presence. Receive the tidal wave of God's presence. Yung dalawang kamay, the glory of God is rising, for God is not resting, and God is coming down, dwelling in us, and the Lord will shake mountains, hills and valleys, seas and land and skies.
devil tremble with this kind of visitation and revelation. The devil is screaming, demon in hell tremble. Apostles are coming. Apostolic people, the living like Jesus Church are coming. We are coming. The sun besides Mindanao and the nations of the world. Our coming are unstoppable, for we are indispensable. The Lord said, anak, bumiyahe ka sa bawat bayan. Bumiyahe ka sa bawat bayan. Yes, Lord, we are traveling with your leadership. Now we will shake cities after cities, nation after nation. Lift your hands and this is a sign to the world and to the devil. The sign of victory. The living like Jesus Church are coming.
Tas niyo po yung dalawang kamay. Sabihin po niyo ito. Ama, ito po ako. Humihingi ng tawad. Ngayon, isang kapatawaran. Sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Sa tanan niya, sa lahat ng imo ko. Mula pagkabata. Halin pagkabata. Hanggang sa oras na to. Hasta sa oras ngayon. Patawad po. Patawad po. Sa aking mga lungkot. Sa aking mga lungkot. Hinanakit. Hinanakit. Tampo. Tampo. Sama ng loob. Sama ng loob. Habag sa sarili. Pagsisinungaling. Pagkukompromise. Worldliness. Kakulangan ng pananalangin. Kulangan ng pananalangin. Katamaran sa pagdalo. Tamaran sa pagdalo. Pagnanakaw ng mga ikapu. At mga handog na dapat magamit para sa kaligtasan, para sa kaluwasan, na marami mga buhay mga at kaluluwa. Patawad po, patawad po sa paniniwala ko sa mga albularyo, mga albularyo, espiritista, espiritista, pyramid healer, pyramid healer, fake healer, fake healer, tarot reader, tarot reader, mananawas, mananawas, albularyo at manghula. Patawad po. Tawad. O kayo naniniwala sa horoscope. Kapansin. Spirit of the glass. Spirit of the glass. Atoning. Patawad din po. Patawad. O kayo nagsasalita. Patawad. Ng mga pangungusap. Na hindi mo mga pangako. At labag. Sa iyong mga utos. Nagkasala po ako. Panginoong Jesus. Pumasok ka. Sa puso ko ngayon, tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, manggagamot na tagapagligtas ng aking buhay. Iyon na ngayon ang maghari, magmay-ari ng buhay ko. Pangunahan mo ako sa pamumuhay kagaya mo. Ako po'y nangangako, magpapakatapat ako sa iyo, naglilingkod sa iyo, pati ang aking buong pamilya, pag-iimpok ng kayamanan sa langit at pagliligtas ng mga kaluluwa. Hindi ko kakalimutan, ang mundo ay hindi nagaganda ang takbo. Siya'y patungo sa pagkawasak. Magiging matalino ako na imaiksing panahon na naiwan sa akin sa mundong ito. Sampu ng pamilya ko ay gagamitin ko lahat para sa karangalan mo. Salamat po sa buhay mo na siya kong buhay ngayon. Sa kalikasan mo na siyang kalikasan ko ngayon. Salamat po sa karapatan na maging anak ng Diyos. At dahil ako'y pinatawad mo na, pinatatawad ko na rin ang mga tao na ako'y may tampo at may hinanakit. Sige po, buksan niyo po ang inyong mga bibig. Sige, buksan nato nato mga bibig. Patawarin po natin yung mga tao na tayo po yung nagtatampo at naghihinanakit. Patawarin natin tanan yung mga tao nga nagkaroon kita sang hinanakit. Maging kayo sa TV screen, sa Facebook, sa website, sa LSN, sa radio set. Buksan niyo po yung mga bibig. At habang kayo po yung nagpapatawad, kayo po yung pinagagaling ng Panginoong Jesucristo. Jesus, precious Jesus, our great physician, the God who heals the sick, our forever eternal healer. Kung nakapagpatawad na po kayo lahat po na may sakit at karamdaman, lapit po kayo sa harapan. Tanan niya may sakit kagbalitian, lapit din sa tubangan. Wala pong upo, manatili po tayong nakatayo. Lati mapungko tanan kita magatid po.
Taas po ang dalawang kamay. Taas ang duwa ka kamo. I see that, Lord, they are coming. They are coming to their health, to their miracles. Oh, Jesus. The miracle is so great. There's no one else like you. There is no one else like you. Oh, you are great. The miracle is so great. There's no one else like you. There is no one else like you. I am the God that He led thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. Thank you for that, Lord. I am the Lord, your healer. Keep singing, so. Cancer, ginagapos kita. Sakit sa atay, sa baga, sa bituka, glaucoma, katarata, allergy, mamatay ka, matunaw ka, we rebuke you. Sakit sa ulo, diabetes, leukemia, mabatay ka, malusaw ka, tumor, saan ka man nandoon, mula sa ulo, sa dibdib, sa likod, sa buto, sa bato, sa talampakan, sa bito ka, mamatay ka, malusaw ka. Arthritis, mayoma, mamatay ka, malusaw ka. Baling buto, mabuo ka. Tengang sira, mabuo ka. Inutos ako yung mga earwax at eardrum na yun, mabuo ka. Lumusog ka, tumatag ka, sumigla ka. Sakit sa puso, I rebuke you. Epilepsy, I rebuke you. Mataas na ear pressure, eye pressure, blood sugar, maging normal ka. I rebuke every excess. Pressure sa iyong mga ugat, dugo, mata, tenga, ilong, katawan. Sinusitis, I rebuke you. Lungkot, takot, pag-aalala, pangamba. I rebuke you. Migraine, I rebuke you. Spirito ka ng kahirapan, mental tormentation, suppression, oppression. Go! We rebuke you in Jesus' name. Satanas, kinakausap ka namin, iwanan mo sila kaagad. Huwag ka nang babalik mo sa samang espiritu. Wala kang karapatan sa nila, sila yung mga anak ng Diyos. Layas! Balik sa impyerno in Jesus' name. At dinidiklara ko sa pangalan ng Panginoong Jesus, lahat na nagpunta rito, may sakit, may karamdaman, pati kayo sa TV screen, sa website, sa radio, sa LSN, sa cable TV, lahat ay magaling na. Sige po, hinga na kayo ng malalim. Inhale, exhale, ginhawa. Hinga ng malalim. Ginhawa sa matalo. Hinga ng malalim. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Suntok po yung kamay malakas. Suntok yung kamay malakas. Suntok. Pasko. Dalawang kamot, dalawang kamay, suntok. Suntok kamay. Pasko. Malakas, malakas, suntok. Pasko ng pagsumpa. Taas po yung kanang paa. Kaliwa. Bend pababa, paharap. Bend, bend patalikod. Patalikod. Swing katawan, swing. Tanggalin niyo na po yung mga salamin niyo, malinaw na akin yung mga mata. Alisin niyo na po yung mga antipara, malinaw na po mga mata ninyo. Yung mga cornea, inutos ako, lumusog ka, yung mga retina na yung lumusog ka, yung mga pupil na yung maging perfecto ka, yung mga fluid na yung maging sapat ka, yung mga kulang ng mga fluid na yung mapuno ka, yung upper, lower eyelid yung luminis at maging makinis lahat.
Wave niyo po yung dalawang kamay. Sabihin niyo, Lord, salamat po. Ako'y magaling na. Pinagaling mo na ako. Suntok malakas. Kung kayo po'y buntis, nagdadalang tao bagong opera, huwag po kayong tatalon. Pero kung hindi naman kayo buntis, hindi kayo nagdadalang tao, hindi kayo bagong opera, kaya niyo pong tumalon. Lukso. Tumbo. Lukso. Talon. Tumbo. Talon. Sige po, lukso. Luntak. Sapa. Sapa. I-wave po yung dalawang kamay. Sabihin niyo, Lord, salamat po. Ako'y magaling na. Ako'y magaling na. So magaling na ang mga yan. Hintayin ko po ang inyong sulat. Hintayin ko po ang inyong tawag. Ibalita niyo po sa akin ano pong himalaan tinanggap niyo sa Panginoong Jesucristo at ibabalita ko po siya sa buong mundo. Nandiyan po ang background ng ministry. Yung aking pong pangaral na pagtuturo ay libre lahat. Pero million-million po binabahid natin sa television at radio programs po natin. Kaya ang inyong pagbibigay po ay napakahalaga. Give your best to the work of God and God will bless you so much. Hawakan niyo po ang Luke 6:38 na yung kanya pong ipinagkaloob sa ating kapahayagan na pag tayo nagbigay, tayo po itatanggap ay totoo, paniwalaan po natin yan. At papabilang po kayo sa maraming dati mahirap, ngayon po pinagpala na may utang, ngayon po nagpapautang na. Dahil sila po nagbigay sa Panginoon na may katapatan, bunga ng pag-ibig sa kanya at maraming mga kaluluwa. Pamalitan niyo po oras ng himala at sabihin niyo po sa lahat na sa oras ng himala, lahat ang dakilang himala ay nangyari at nagaganap. Ngayon sa muli po nating pakikita, ito po ang lingkod na sa Potorato Carillo nagsasabing, naganap na ang maraming himala sa buhay mo sapagkat dumating na sa iyo ang oras ng himala. Palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. Ano nangyari? Man of God, si Ate Flora po ay 3 months na daw pong may asthma, pero siya po ngayon ay luhang luha dahil nakalamdam daw po siya ng kaginawahan, pinagaling po siya ng Panginoon. Kumusta ka na? Anong gumaling sa'yo? Yung masakit kasi yung dati yung likod ko. Dati masakit likod mo. Ngayon, okay na. Hindi na. Sino nagpagaling sa'yo? Palakpakan natin si Jesus. Lingkod ng Diyos, si Kuya po ay bunga po ng TV program. Sangayon po sa kanya, masakit po ang kanyang balikat sa loob po ng 3 buwan. At siya po ay may arthritis sa loob po ng 1 taon. Lahat po na yan ay pinagaling ng ating Diyos. Basta na po kayo. Maayo na. Maayo na. Wala na kayong balatian. Wala na rin po siyang karamdaman. Siya po yung magaling na palakpakan natin si Jesus. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, si nanay po ay mayroon pong 1 taon po na mayroong tinik po kanyang liig. Pero po rin po ang Diyos na buhay, siya po ay sumunod sa panalangin. Ngayon po ay nawala na po. Maginawa na po ang kanyang pakiramdam. Kumusta na po kayo? Maayo na kayo. So magaling na po siya. Hindi na masakit lalamunan niyo. Palakpakan po natin si Jesus. Lingkod ng Diyos, si nanay po ay masakit pong likod. Ngayon ay magaling na po siya. Kumusta na po kayo ngayon? Ito nagagana-gana ako, masakit likod. Hindi na masakit likod nyo. Magaana po pakiramdam nyo, maginawa na kayo. Palakpakan natin si Jesus. Lingkod ng Diyos, si nanay daw po ay sumasakit po yung buong katawan dahil sa dami po ng kanyang trabaho. Pero ngayon daw po ay nakaramdam po siya na kaginawahan. Gumaling po si nanay. Kumusta na po kayo? Magaana po ang katawan. Wala na kayong nararamdaman? Wala na. Hindi na mabigat pakiramdam nyo. Sino nagpagaling sa inyo? Palakpakan natin si Jesus. Si nanay po'y mayroon pong 10 years na sinus po. Purihin po ang Diyos na buhay. Ngayon po'y naranasan niya po ang himala. So, may sinusitis kayo dati. Hirap kayong huminga. Kumusta na siya ngayon? Wala na. Maluwag na. Maginawa na. Palakpakan po natin si Jesus. Lingkod ng Diyos, si nanay naman po ay nung 12 years old, naoperahan na po siya sa sinusitis. Mula 12 years old hanggang ngayon, 61 years old na po siya, dumaranas pa rin po siya ng sinusitis. Ngayon po, sa kanyang pagdalo, pinagaling siya ng ating Diyos. So kayo po yung na-opera na sa sinusitis, nahihirapan pa rin kayo mula 12 years old, 61 na kayo ngayon. Kumusta na kayo ngayon? Hindi na masakit yung ilong nyo. Ngayon? Opo, ngayon. Maginhawa na kayo. Palakpakan po natin si Jesus. Purihin po ang Diyos na buhay, Apostol. Si Nanay Amalia is 82 years old. 2 years po malabo ang iyang mata, pero purihin ang Diyos. Sa araw na ito'y pinagaling ang ating Diyos na buhay! Kumusta na po kayo? Nakita na daw po siya. Hindi na malabo mata nyo. Palakpakan po natin si Jesus. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, si ate po ay first time po sa Dako lugar na to. Sabi po niya, 10 years na daw pong may bukol siya sa ulo. Pero habang nananalangin po kayo kanina, ay lumuit daw po ang bukol. Tanda na pinagaling po siya ng ating Diyos. Gano'ng kalaki yung bukol dati? Gano'ng kalaki yung bukol? Ganito po ba? Ganito kalaki? Dito.
ngayon, palakpakan po natin si Jesus. Man of God, si nanay po ay nagpunta po sa lugar pong ito na masakit daw po yung kanyang tuhod at kanyang pong balikat. At ngayong araw pong ito, ang sabi po niya, gumaan po yung kanyang pakiramdam, pinagaling po siya ng ating Diyos. Kumusta na po kayo? Okay lang. Magaling na ngayon. Dati. Wala na po siyang nararamdaman, magaling na siya. God bless you. Apostol ng Diyos, si nanay po ay kating-kati po kanyang lalamunan at inuupo po. Purihin po ang Diyos na po ay naranasan po niya ang presensya ng Diyos at siya po ay nagpatawad. Ngayon po ay nawala na po ang kanyang karamdaman. Kumusta na po kayo? Yoobo ko ay doon. Kain na lang kung Pagpunta niya daw po dito, nawala na po yung kanyang ubo, wala na po yung sakit na nalamunan niya, wala na raw siyang naramdaman. Palakpakan po natin si Jesus. Lingkod ng Diyos, si nanay po, alisunod po sa kanya, simula March 8 daw po, hanggang kagabi po, ay inuubo po siya, makati daw po yung kanyang nalamunan. Ngunit ngayon po, hindi na po siya inuubo, pinagaling po siya ng ating Diyos. Kumusta na po kayo? March 8, inuubo ako, parang makati, hanggang kagabi. Parang may nagpasok sa katawan ko na malamig. Para daw po may pumasok sa katawan niyang malamig tapos nawala na po yung ubo niya. Palakpakan po natin si Jesus. Glory to God, man of God. Si Sister Jennifer po ay palagi po siyang nahihilubunga po ng kanyang operation sa kanyang pong panganganak. Pero purihin ang Diyos na buhay sa araw pong ito'y naranasan niya po ang dakilang himala ng ating Panginoong Jesus Kristo. Galing na po, Pastor. Hindi ka na nahihilo. Wala ka na nararamdaman. Wala na po ako nararamdaman. Sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus po. God bless. Lingkod ng Diyos, last week, nagpa-check up po si ate at sangayon po ng doktor, siya po ay may bukol sa left breast po kasi laki po ng buto ng langka. At ngayon po, sa pagdalo niya, kinapaka pa niya, siya'y gulat na gulat sapagkat itong bukol ay nalusaw. So may bukol ka kasi laki ng buto ng langka. So, guro, mga ganito yon? Ganito kalaki sa left breast mo. So, kinapa mo kanina. Wala ka lang nakapa. Ngayon ang pumalakpak ang mga tao dito. Siya po'y may bukol sa kanyang left breast kasing laki ng buto ng langka. Ngayon wala na, nakakapa niya na yung kanya pong dibdib na wala na po siya nasasalat na bukol. Wala ka na nararamdaman. Kaya ka umiiyak sa tuwa. Sobrang tuwa po. Tingin ka doon sa camera, sigaw mong malakas. Sino nagpagaling sa'yo? Si Lord po. Si Jesus, wala nang iba. Man of God, si nanay naman po ay 84 years old na. Nalaglag daw po siya sa bangko, kaya sumasakit po yung kanyang pong balakang at puson dalawang linggo na. Pero ngayon po si nanay po nakakabend na at nakakaikot na na dating hindi po niya nagagawa dati. Kumusta na po kayo? Nina, wala na akong puson. Balakang niya daw po tsaka tiyan. Nawala daw po yung tiyan niyo tsaka balakang, wala na kayo nararamdaman. Palakpakan po natin si Jesus. Palakpakan po natin si Jesus. Purihin po ang Diyos, man of God. Si Kuya po ay may 5 years na sinus. Nahirapan po siyang huminga. At saka may 2 taon na po siyang na-stroke. Pero purihin po ang ating Panginoong Hesus Kristo sa araw pong ito ay nakadama po siya ng kagalingan. Kumusta na po kayo? Magaling ako na po. Maayo na kayo? Oo. Sino nagpaayo sa inyo? Si Lord. Si Jesus. Man of God, si ate po ay nakarating po sa gawain dahil po nakapanood po siya sa YouTube ng gawain po natin. Alam niyo po, ang binahay po niya ay 6 hours po galing Antique, pinakadulo po ng Antique. Pero pumunta po siya dito dahil gusto po niya makatanggap ng himala. At ngayon po yung sakit po ng kanyang ulo, sakit po niya ng kanyang puso. Ngayon po maginhawa po, nagpapasalamat po siya sa ating Diyos sa buhay. So nakapanood ka ng gawain sa YouTube. Ano pa yung sakit mo bukod sa ulo mo? Puso tsaka ulo. Kumusta ka na ngayon? Hindi na masakit ulo mo. Anong ganun mo? Ikot. Wala ka na nararamdaman. Yung paghinga mo, hindi na masakit dibdib mo. So napakabuti ni Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you. Ama, selyohan mo po ang binigay mo at ginawa mo sa mga anak mo. At hindi namin kakalimutan. Tulog kami, gising, may kasama o wala, saman kami nandoon, ay nakatira ka sa amin. At ihayag ka namin sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, ano man ang aming sitwasyon at kalagayan. Alalam namin ang kapahayagan ng buhay mo, Panginoong Hesus, ang pagkawasak ng gawa ng Diablo. At pag nawasak ang gawa ng Diablo, ang lahat ng binilinggo niya ay lalaya.
Salamat po sa kapangyarihan binigay mo sa amin para wasakin ang gawa ng Diablo at palayain po mga bilanggo. At ang lahat po ng gagawa ng ginawa ng Panginoon at ikabubuhay ang buhay niya ay sama-samang pumalakpak ng malakas at magsabi ng Amen. It's God's time for every family. To receive package deal salvation and to perfection. Ang ating kaligtasan, ang ating kalayaan, ang ating kasaganaan ay sinyado ng Diyos sa buong ng ating buong sambayan. And blessing after blessing. Ang lahat ng binibiting nyo sa inyong mga buhay, spiritual, natural na biyaya ay inyong tanggapin. Experience God's incredible glory. Opo, ay tatanggap ng konti mga anak. Ang kalawa natin na ng Diyos ay walang sukat paglagihan. Learn powerful revelations. The gifts and the calling of God in your life, family, are without repentance. And have a very blessed, victorious, living like Jesus family. Ano man ang magalak sa mundo, we are above the crisis and we are an overcomer. We are so much blessed in the second. The best coming. We are the winner. We are victorious forever. Yeah. We're inviting all the family members to attend to the Living Like Jesus Family Camp 2022. Living Like Jesus Family Camp. This coming Holy Week, April 13 to 16, 2022, Wednesday to Saturday. Headed by the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and the woman of God, Prophetess Elena Gaw Carrillo. For registration and for more information, call our Living Like Jesus hotline, +632 88546 796, or call or text these numbers. Don't ever miss it. Register now. Lahat ng member ng aming family ay ligtas, papasok sa langit para rapture taga oras ng Himala. Hallelujah! God's dwelling place. The fulfillment of God's promise and prophecy. Here's the glimpse of its continuous construction. Updated as of March 26, 2022.
God is a God of covenant. So we are here sa atin pong dwelling place at kada punta ko rito, okay, nare-remind ng covenant ng Diyos. Yung pong rainbow na bumalot dito nung unang araw na ito po ay ating i-dedicate sa Diyos. At sa mga susunod na araw, magagamit na po natin siya kahit papano para sa atin pong dadating na family camp, youth camp, pastor's camp, at iba pa pong mga pagtitipon. Rabuti ang Diyos. Kaya salamat sa inyong mga buhay. Salamat sa inyong katapatan. Salamat sa inyong paniniwala na ang kasaganaan ay ngayon na, ang pangako ng Diyos ay ngayon na. Ang ibinibuild natin noon ay enjoy natin ngayon. Kaya wag po tayong magsawa, mga anak, mga minamahal, na patuloy na magpadala, magbigay, hanggang makita natin ang lahat ng bagay ay nasa kaganapan na. Hindi na ako magdadagdag ng salita, kundi ako'y magdadagdag ng pasasalamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Maraming maraming salamat at magdadagdag ng panalangin na hanggang mababa ang Panginoon ay manatili tayong tapat. The blessings of the Lord be with you always. Jesus is IC, the Worldwide Ministries, without limit, at ang bagyo ng biyaya, baha ng biyaya, lindol ng biyaya ay sumayin niyo, nag-aantay sa inyo, tumahabol sa inyo. Receive it all. Itong taong ito, ang Diyos ay maraming sorpresa ang ibibigay sa atin, ang kayamanan ng mga liko ay atin. Receive it. And let us finance the gospel and finish what God have told us to build. Ang dwelling place ay nakatayo na, siya'y pagpapala sa bansang ito, sa body of Christ, sa buong mundo. Praise God. To Him be all the glory, the honor, and the praise, who has done great things for us. So, we are rejoicing. At ang lahat, ang end-time financer at faithful covenant keeper at generous faithful giver ng Diyos na hindi nagsasawa kasi mahal ang Diyos, hanggang siya'y bumaba ay sama-samang magsabi ng malakas na ang wealth ng wicked ay amin. Ang biyaya ng Diyos na umaapaw, bumabagyo ay nagaantay at tumahabol sa amin. At ito'y tinanggap na namin para sa karangalan ng Diyos. At ang bawat isa'y magsabi ng napakalakas na Amen and Amen. Do you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato B. Carrillo, and also the ministry's events. Be a part of this God's greatest end-time move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.